And hey, ladies and gentlemen, welcome back. Buhay na naman tayong lahat para sa isang panibagong galawang Gwapogi Vlogs. Ngayon nga, tamang real talkan lang tayo, tamang usapan lang tayo. And as you can see, okay, dito ako sa may living room namin. So, gamit pa gamit natin pa rin yung ating life hacks na ring light via smart TV. So, ayan yung ring light na nakikita ninyo ngayon na nakatutok sa akin, yan ay nasa smart TV ngayon. So, tinetest pa rin natin kung okay siya for vlogging. Hindi rin ako makapag-vlog sa kwarto kasi loaded, gaya ng nasabi ko sa previous vlog ko. So, ayun. Ladies and gentlemen, ngayon nga sa usapan natin na to na tamang real talkan lang, tamang usapan lang, medyo sabihin na natin na itong video na to ay hindi siya made for kids. Okay, so medyo kailangan patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, so excuse me, and ayun, at bago ako magsimula sa vlog ko na to, ayan, nag-post ako sa aking page ulit at sa iba pang mga groups na kung saan ako ay nakasama, okay, na magkakaroon ako ng vlog about a certain topic. So, kung gusto nilang magpa-shoutout ng mga members dun sa group or sa mga nakita ng post ko, ayan, isa-shoutout ko sila. O, di ko man sila mababanggit isa-isa, pero ngayon, ayan, lumalabas yung mga pictures nila dito sa screen natin. So, medyo marami itong mga to. And, ayan, ito na lang din yung pagpapakita ko ng ano talagang in-involve ko yung mga nanonood sa vlogs ko. So, ayan, shoutout sa mga kanina pang lumalabas gamit ng pictures nila or yung kanilang YouTube channel or yung mga kanilang comment dun sa post ko. Ayan, so, pwedeng naka-screen record na lumalabas or pwedeng pa isa-isa. Again, shoutout sa inyo sa mga nag-comment down below. And ayan, hindi ko alam kung marami pa ba yung mga hindi pa lumalabas dito, pero siguro kung may time pa tayo sa end ng video natin, i-shoutout ulit natin yung mga hindi pa natapos. Alright? Let's do this. So ayun nga, ladies and gentlemen, ang topic natin ngayon, pag-uusapan natin na to ay, ewan ko kung matagal na to, late bloomer lang ako or ngayon ko lang na-discover na may mga ganito pala talaga, no, na merong mga groups sa Facebook na ginawa para makipag-trash talkan. So, kumbaga parang na-shook ako dahil from the previous days, meron ako mga nakita ng mga friends ko sa Facebook na may mga post regarding sa mga ano, sa mga pakikipag-trash talk, parang nagpiplip-tapan sila na, alam mo yun, na through comments, may mapapost na isa, tapos ang daming magko-comments, ang daming makikisaw-saw. So, medyo nakita ko siyang na pattern, mga memes pa nga na trash talk sa ganitong lugar, trash talk sa fandom ng ganito, trash talk sa mga schools, trash talk sa nagkalat, sobrang dumadami na sila, trash talk sa buy and sell, may mga ganun pa. So parang na-alarma ako kasi yun nga, karamihan ng mga friends ko dito sa Facebook mga estudyante, mga teenagers, and kahit sila na friends ko involved sa mga ganun. So medyo nabahala ako, trinay kong mag-join sa isang group, and boom, yun, nakita ko ng samot-saring mga kung ano-anong batuhan ng mga linya, batuhan ng mga post, parinig sa ganito, ganyan. So, di ko na may i-elaborate kung ano yung mga yun. So, imagine mo, ladies and gentlemen, no, yung mga admin, yung mga gumawa, mga moderator ng group na yun, talagang hinahayaan lang nila na magsagupaan yung mga gustong magsabong doon sa group. At alam mo yun, maraming members yung group na kung saan pwedeng hindi naman sila talaga involved. Kumbaga parang spectators lang sila na nanonood, tinitignan kung ano yung mga nangyayari dun sa group. Pero mahirap kasi dyan, ladies and gentlemen, na ikaw, kung na-involve ka dun sa post, nag-post ka ng paninira tungkol sa isang lugar, institusyon, eskwelahan o grupo, tapos yung iba nag-rebat, okay? Inatake ka naman, tinira ka naman, tinira din yung lugar mo, yung institusyon mo, yung eskwelahan mo. Kumbaga yung mga nakakabasa nun, magkakaroon na sila ng impression sa'yo at doon sa kausap mo, at syempre kung saan kayo nang galing na
na lugar, na institusyon, alam niyo yun, na eskwelahan, na grupo, magkakaroon na sila ng idea na, ah, na, itong nag-post na to, ganito pala siya, bla bla bla. Ito namang sumagot na to, ganito pala siya, bla bla bla. Na kung saan, no, yung lugar ninyo, yung institusyon nyo naman, eh, nananahimik lang sa mga panahon ngayon dahil nga walang pasok, walang trabaho, walang ganap. Alam mo yun, trash token ng mga fast food chain, trash token ng mga car companies, trash token ng mga eskwelahan, trash token ng mga munisipalidad, trash token ng mga fandom ng ganito, sobrang dami na. So, ayun, parang nagkakaroon sila tuloy na impression na ito pala ang produkto ng ganito, ito pala yung mga taga dito, ito pala siya na nag-aaral dito. Yun kasi yung mahirap, ladies and gentlemen, eh. Yun yung hindi natin makokontrol, yung pagtingin ng iba, yung impression ng iba towards dun sa mga nagtatrash token na yan. Hindi naman po ako sa nagmamarinis, ladies and gentlemen, okay? Ako din naman po ay hindi nakaligtas sa mga ganito. Sa dati ko naman na Facebook account, kahit ako rin naman meron akong mga posts na mga negative. But you know, kailangan natin kaharapin yung mga consequences. Let's alam niyo yun, tanggapin natin yung pagkakamali natin and move forward, di ba? So, kumbaga parang been there, done that, no? Parang nangyari na din kasi sa akin yan. So, parang na-realize ko na parang definitely for me, wala siyang naidudulot na maganda yung pagta-trash talkan ng ganyan. Kahit sabihin ninyo, kahit sabihin ng mga manunod ng vlog na to na si Sir naman, si Mr. Guapogi naman, napaka-KJ, okay? Napaka-hindi naman siya on the go, di ba? Eh, trip-trip lang naman to. Again, kahit na trip-trip lang yan, pero kasi, di ba, hindi natin alam ang takbo ng mga nakakabasa ng mismong magkausap na yun. Baka mamaya ito napipikon na talaga, pero nga dahil chat lang or sa post, hindi naman natin nakikita kung ano yung estado nung triggered na at saka dun nung isa naman. So, kumbaga, paano pag nag-cross na yung landas niyang dalawa na yan? Anong pwedeng mangyari, di ba? So, tinitingnan lang natin dito na mapigilan natin yung possible consequences, yung possible concerns, possible issues ng mga nagte-trash talkan, di ba? Na baka alam niyo yun, mapunta sa panganib. Na sana hindi naman, na sana wala pang nangyayaring ganun sa mga trash talk groups. Na pinag-ipagdasal natin na kung di sila makaalis doon, ayaw talaga nilang iwan yung mga group na ganyan, mag-trash talk sila na mag-trash talk, pero wag lang humantong na magkaroon ng physical na sakit, alam nyo yun. Or baka later on, ang pinakamahirap kasi dyan yung magkaroon ng cyber libel, cyber crime, alam nyo yun, talagang cyber bullying, lahat-lahat na, no? Ang daming pwede maging kaso kasi sa mga ganito, eh, di ba? Kasi kahit ako, ladies and gentlemen, na-alarma din ako dahil nga yun nga, involved nga din yung mga ilang estudyante na namin sa mga ganito. So, kumbaga, trinay ko rin na mag-join sa isang group. Though di ako nakisaw-saw sa kahit anong usapan nila, pero di ko rin matiis na nakikita, nababasa lang yung sa, ano, yung binabrowse ko. Yung mga binabrowse ko, di ko maiwasan na, ano, parang kumbaga sabi ko na I have to do something kahit minsan lang, okay? Pwedeng may magalit sa akin or what, pero then so be it. Ang mahalaga, I've done my part na magbigay paalala na nag-post ako, ayan, nababasa niyo, medyo mahaba, na kumbaga, yung pinopost ninyo, eh, alam niyo, nagkakaroon ng impression yung tao sa'yo at saka dun sa grupong kinabibilangan mo, institution, or yung sa eskwelahan mo, diba? Na kumbaga, ito ba yung produkto nga nito, ng ano na to, nasabi ko na kanina. So, nagbigay lang ako ng paalala, diba, na kumbaga, parang, ano lang, pwedeng magkaroon naman siguro ng ibang ano, ng ibang topics, ng ibang theme for discussion yung mga ganitong groups. At pwede naman siguro gumawa ng groups na hindi related sa trash token. Diba? Pwedeng, ang daming pwedeng maisip ng mga admins ng group kung paano nila patatakbuhin yung sistema ng pag-uusap doon sa mga groups na ginawa nila. Hindi yung gumawa ng group, ang daming admin, hinayaan nyo lang na mag-away-away yung mga members nyo dyan. Pero naniniwala ako na alam niyo, responsible din yung mga admin na mag-create ng something na healthy environment sa social media, sa Facebook, sa groups na kung saan, yun nga, may certain topics na pwede pag-usapan, makapag-share yung iba, makapag-meet ng friends, alam mo yun, magkaroon ng ideas, ma-inspire, hindi yung matitrigger, magagalit, magmumurahan, magbabatuhan ng maiinit na salita. At the end of the day, wala tayong mabibenefit na maganda sa mga ganun, okay?
yung mga nakikibasa, pwedeng tatawanan na lang nila yung mga nagtatrashtokan na, eh, ganito pala, ganito, ganito pala siya, ito pala yung eskwela na to, ito pala yung lugar na ganyan, ito pala yung produktong ganito, ito pala yung produktong ganyan. So, medyo na stress na po tayo sa nangyayari ngayon. Sana wag naman na nating dagdagan pa. Ulit ko, dun sa mga may mga pages na ganito, okay, pwede siguro mag-try pa tayo ng ibang concept, ng ibang usapan para mapatakbo yung group. Hindi yung dahil na itigil yung trash talk dun sa group na pinagpostan ko. Real quick, ladies and gentlemen, after ng post ko na mahaba, nag-archive yung group, tapos nilinis yung mga ibang post, tapos nagkaroon ng good vibes na lang, pero may mga ilan-ilan pa rin na sumisingit na nagtatrash talk, tapos mamaya nawawala ulit. Ngayon nga ulit, archive ulit yung group, wala na namang makapost. Hindi ko alam kung wala makapost or blinak na ako dun sa group. I don't know, pero ayan. Kung dito makarating sa mga groups na ganyan, kumbaga parang eye-opener lang din to na meron na po itong mga groups na ganito, trash talk groups. Pero nasa sa atin na yan kung hahayaan lang ba natin na magpatuloy lang yung mga sistemang ganito, lalo na sa mga kabataan, sa mga estudyante, sa mga teenagers ngayon na wala masyadong ginagawa dahil nga naka-lockdown tayo, na ako sa mga estudyante, sa mga teenagers ngayon na wala masyadong ginagawa dahil nga naka-lockdown tayo, na community quarantine tayo, dito na lang ba nila ibubuhos yung oras nila? Alam ba ito ng mga magulang? So yan yung mga questions, eh. Ano ba ang madudulot na maganda ng mga trash talking groups na to? Pero para sa akin, definitely wala. Okay? So nasa sa inyo na yan. Sa mga nanonood nito, kung magpapatuloy kayo, jo-join pa rin kayo. Pero itong vlog na to ay paalala, okay, na alam nyo yun, maging responsible tayo sa pinupost natin, sa mga sinasalihan natin sa social media. Okay? Hindi po ako perfecto, hindi po ako nagmamalinis. Ako man din po, inuulit ko, gaya na nasabi ko kanina, meron din po akong mga negativities way back dun sa dati kong Facebook account. May mga posts din ako, may mga rants din ako. And I've learned my lesson, I faced the consequences, and ito nga po, yan. Tinatama natin yung mga mali, okay, na pwedeng mas maging mali pa. Okay? So, ayan. Sana po magtulungan tayo, no, na magkaroon ng ibang avenue, ibang topics, ibang environment sa social media yung mga kabataan ngayon. And ayan, nagkaroon ng ads yung aking ring light. You can skip video in 3, 2, 1. Diyos ko. Skip ad. Asa na ba yun? Skip ad. Ayan. Okay, so back. Patapos naman na tayo, ladies and gentlemen. So, ayan. Yun. Nawala na ako sa momento, pero halos nasabi ko naman na lahat. Kumbaga, ayun. Paalala lang na, ayan, think before you click. Okay? Na tignan nyo muna yung mga pinapasukan ninyong grupo, mga ginojoin na ninyo ng mga groups. Tignan nyo kung may mabibenefit ba, kung maganda dito, magiging productive ba ang isang buong araw nyo pag ginugol nyo yung oras ninyo sa pag-join sa groups na to. Or kung iinit lang ulo ninyo, sasama lang yung loob ninyo, matatakot lang kayo sa mga nangyayari sa group na sinalihan ninyo, then mag-leave na kayo right, ano yun, agad-agad, right away, no? Mag-leave na kayo agad para maiwasan natin yung mga ganito. So, ladies and gentlemen, kung meron pa ako hindi na-shoutout kanina sa pag-uumpisa, eh, sina-shoutout ko ulit sila ngayon at lumalabas sila dito sa screen natin. And, ayun. Thank you so much for watching this vlog. Hindi ko masabing vlog to, parang ano, eh. Basta kayo nang bahala kung paano nyo i-absorb to. Okay? Basta, pinapangalagaan lang natin yung mga inosente pa na hindi ma-involve sa mga ganitong trash talkan na grupo. Okay? I-value natin yung safety and security ng bawat isa ngayon, whether sa personal or sa buhay, sa social media. Alright, so thank you very much for watching, and I'll see you on the next vlog. Always remember, let's stay low, let's stay strong, let's stay true, and let's stay committed. And ayan, maging better lang po tayong lahat. So this is your Galawang Gupogi. Again, I'm out. And I love you all, and peace tayong lahat. Bye-bye. Flex tayo dyan.